check the mic and make sure it sound right, boys. So what's up sa inyo pa? Good morning. So itong vlog na to is about lang naman sa mga katanungan ng karamihan ng mga ating mga fathers and then ng ating mga kaibigan and ating mga tropa pizza mabs. So actually nandito nga ako ngayon sa Cotabato kasama ako sa mabs. Ang gusto ko lang naman sabihin is kape muna tayo. Ayan naman nga. Tulog pa naman yung iba, maaga rin kami babalik sa terminal airport para makabalik ng Manila. Isang game na lang kami dito, nandito kami ngayon sa Cotabato. So sabi na kasi ng iba, umalis na ako sa Mavs, umalis na daw kami, o may problema daw. Actually wala naman. Wala namang problema, wala namang ano, issue or what nangyari dito sa Mavs. Yun nga, yung kung na ano niya yun, na si Coach is nagpahinga siya ng two weeks ata. Di siya daw. Actually, ito bago niyo mapanood, tumapanood niyo na yung sinabi ko dun sa Mavs na vlog. Kasi dun nag-usap namin ni Coach dun. So, nagpahinga daw si Coach ng 2 weeks. Dahil din na naman namin yun kasi talagang gusto niya ma-refresh, gusto niya bago siya umarap sa amin. Okay naman kami. Okay, wala naman kami kalalitan o sa mga magkaibigan pa rin kami nila Coach. Magkaibigan kami nila Coach. Actually, sorry ko lang sa inyo yung mga fathers. Bago nga kami mapunta dito sa Mavs, actually, yung share ko lang is yung pinakilala nga kami nila Coach. Pinakilala kami isa-isa na bilang bagong player ng Mavs. Sobrang nakakatuwa. So yun para sa akin is achievement yun na makapunta dito sa Mavs. Kahit dati talaga hindi ko talaga expected dito na Mavs na ganito pala yung Mavs. Kasi dati NBPL ako naglalaro. Nagkaroon ng pandemic. So nawalan ako ng laro, nawalan ako ng hanap buhay. Kasi ito talaga yung parang yung pinakahanap buhay ko kapag basketball. Yun, mahirap talaga sa mga player yung gano'n yung nagkaroon ng pandemic kasi nawalan kami ng hanap buhay. Sobrang hirap. Sobrang maraming pumasok sa isip namin kung ano baga, ano ba dapat ang gawin. Yun nga, nagkaroon ng Mavs. Nakatulong siya sa akin sa paghahanap buhay. Tapos yun, una nga, naging kaibigan ko dyan sila. Actually, kaibigan ko yan, sila Bringas, sila Udjan, sila Nem, sila Roque, sila Arlo, sila Bars. Kasi kami, dyan na kami kila Boss M. Kila Boss M na kami. Nagkakasama na kami. Tapos yung napunta nga kami sa Mavs, napili kami. So, parang nakakatuwa dahil isa ako sa napili para makaano-ala ng makapaglaro ng Mavs. Tapos yun nga, sila Bringas. Pero ngayon, tapos yung naging kaibigan ko dyan sa si Bam Bam. Kaya naging magpati kami, lahat ng ano namin, magkawa namin. So parang nag-ano kami, nagtugma kami ni Bam Bam eh. Parang muntik na kami magkaroon ng duo ng vlog eh. Nagtugma yung utak namin, nag-hagits kami sa isa't isa. So, umalis siya sa Mavs. Nagpaalam siya na uwi na muna siya. Na mabigat para sa akin yung sakit. Dahil siyempre, siya yung parang naging malapit po. Kahit katuruan ako sa Inisir sila, no? Kahit magkakaano kami sa New Era niyan eh. Pero iba pa rin yung naging gabing yung naging magkalapit din kami ni Bambang. So, lahat ng kulit namin, kulitan. Kasi na, dun yung aking na-pupustuhan dahil sa kulitan namin ni Bambang. Nakakamiss. Pero hanggang ngayon, magkikita pa naman kami. Magkakasama pa naman. Ayan, sila Bebe, sila Uy, sila Arman. Iba pa rin kasi yung season 2 na magkakasama kami. Hindi ko sinasabi na hindi rin ano yung season 3 ah. Itong season 2 kasi, nandun na yung talagang parang brotherhood namin. Brotherhood. So nakakamiss lang din na yun nga, nagkahiwalay-hiwalay nga kami. Nagkaroon na talagang kanya-kanya ng decision na nag-rebuild na si Coach. Tapos nawala yung ibang player. So masakit din yung para sa amin yung mga naiwan, mga natira. Dahil syempre, iba pa rin yung parang
pag yung season 2 talaga magsama-sama, is iba talaga yung kulit, yung banding, na ano, normal na normal na eh. Kaya asara naman na dito, yung laki nga namin nasa si Boga. Nasa yung asara namin dati, nakipigod sa amin si Boga, talagang umiiyak, na ano, nagagalit. Pero nung talagang magtaga-taga na nakuha niya na rin kami, na kiss niya na rin kami, narin na rin namin siya. Parang wala na lang sa akin yung mga asara sa asara. Talaga wala na pigunan. Kaya talaga yung banding namin ng season 2 is iba talaga. So, ito naman season 3 na banding namin is okay naman. Masarap din nga kasi na nakaklose namin yung mga bata. Ito nga, naroon nga kami ng yung medyo nakaklose namin sila, yung naglaro talaga kami ng sunod-sunod. Talagang yung banding namin ay dito na kami nagkaklose kung saan saan kami pupunta. Eh, parang nag-uusap-usap na rin kami. Nag-aalis sila sa amin, tatanong kung ano dapat daw gawin. So, sinishare din namin yung mga dapat gawin na ito. Hanggang sa nakakulitan na namin sila Kiki, sila Ranzel. Yan, sila Ken, sila Jorga, Poy-Poy. Kasi si Poy-Poy sa season 2 yan, si Poy-Poy. Na junior-senior siya sa season 2. Pero, ganun pa man, okay yung batang yan, si Poy-Poy. Talagang tropa yung mga yan. Pampang ganun, diba, Valors? Yung kung babalikan yung ano namin dati vlog is yung sa season 2, napunta kami ng QC. Tapos pumunta ng Antipolo. Tapos Antipolo, magiging okay ng lahat. Yun, sila Kid. Nakamiss yan mga yan. Kasi yun sa season 2 kasama. Eh, sa season 1 sila Kid. Yun sa season 2 nakasama namin sila Kid. Goods talaga. As in, sobrang talagang sigit yung parang pinaka-ano namin, star, talagang sayo. Maghawak ligit yung bola. Alam namin makaka-score kami. Kumbaga, kapante kami. Kasi iba talaga yung kalibre ng game. Iba talaga. Talagang susuporta ako siya. Maghawak yung bola, susuporta namin siya. Sige, anong gawin mo? Susuporta kami. Parang gano'n. Tutulong kami. Sabit ng aming makakaya. Kasi gano'n din, sige, tutulong. Tutulongan niya rin kami. Iba rin yung mga laruan ni Gita. So nakaka-miss na kami namin siya, kasama namin siya kasi yung season 2 grabe talaga maglaro. Lalo na sa late namin batters, yun, sa late nag-late kami nandun sa Bambang, di ba di? Doon nagka-ano rin kami, mga nagka, doon lalo kami nagka-pang sumulit. Sa ano nga batters, yung sa QC nga, di ba nakita mo yung kwarto doon, siksihan kami doon para kami mga sardinas. Ayan, may picture ako nun eh. Parang yung mga sardinas nun, ayan. Talagang sisihan kami yan. Talagang, pero ano yan, yung iba naman dyan, uwian. Kasi yung iba naman, nag-stay dyan. Kasi malalayo, kasi yung training araw-araw yan. So, mga brothers, kung yung maano mo yung training namin ng season 2, as in, iba talaga yung training namin ng season 2, brothers. Kasi, hindi mo akalain na, kahit kami, hindi namin alam kung paano namin nagawa yung ano, training, brothers. Pag umaga, pupunta kami ng Timberland. Diyan. Yung Timberland, alam niyo yung brothers, yung Timberland na sobrang tirik pa ganun. Jajagingin namin yun. Hindi lang isang beses, dalawang beses. Pag jogging namin pataas, baba, tinatakbo namin. Alam namin na napakadaligado nun, bakit namin ginagawa yun, na tinatakbo namin pa baba. Kasi may nahabol pa kami oras. Dahil after nung pag jogging namin dun, pupunta pa kami ng court para mag-skills, tapos 5v5. Punta pa kami for noon. Jogging kami. Jogging. Tapos, takbo pa baba. Jogging na naman. Takbo na naman baba. Tapos, asikaso punta na naman sa court. Papunta sa court. So, habang iniisip namin yung ganyan training, sabi namin, pag nagkikita-kita kami, nag-aasara kami, paano natatawa na lang kami kasi paano iniisip namin, paano namin nagawa yung ganun training? Tapos, ba't kami nagtitraining? Eh, wala namang laro kasi pandemic, hindi namin alam kung makakalaro pa kami. No, kasi sobrang, ano pa yung pandemic nun, talagang sikat pa. Tapos, punta kami yung circle. Sa
circle na yun, iikuti namin ng 30 beses yun. Hindi pwede mandahaya doon kasi may stick na ginanas si Coach Jail or may bibilang siya. Iikuti namin yun. Pagka-ikot namin noon, tatakbo pa kami. Pag may naiwan doon, uulit pa. Tatakbo pa siya ng 7. So, sobrang nakakabalo kung isipin niyo, brothers, di ba? Pero ba't namin ginagawa yung ganun training? Kasi nga, doon sa yung ganun, pag di namin ginawa yung training, hindi kami sasabot. Hindi kami nitigala coach na lang. Kasi dati noon, hindi kami mapasahuri. Kasi nga, kaya namin ginagawa yun. Kasi pandemic noon, tapos sa Mavs kami sumasahod. So, hindi namin alam kung para saan itong training namin. Kasi nga, talagang hindi namin alam kung sigurado na bang babalik ang basketball noon. So, nakakabalo talaga yung mga training namin noon. Ayan, sa QC yun ha. After naman nung pumunta kami Antipolo. Antipolo na, bumalik kami Antipolo. So, nakakalaro-laro na 3v3 kami noon. Nakakalaro-laro na 3v3. So, nakaunti-unti na yun. Nakaunti-unti na. Antipolo naman kami. Pagdating naman dun sa Antipolo, dami namin. Sobrang dami noon. Sobrang dami namin kakasama doon. Tapos, after pagdating doon, jogging kami. Jogging, simula doon sa bahay. Hanggang doon sa Antipolo. Ay, sa simula doon sa bahay, hanggang doon sa may Cloud 9. So, sino niyo yung brothers? Kung sino yung naalam nakakapunta na doon sa may bahay sa Antipolo. Jajaging na, simula doon sa bahay, jajagingin namin yung pupunta ng Cloud 9. Isipin niyo kung gano'ng malayo yung brothers. Sobrang layo pa nun. Tapos pabalik, hindi na namin alam kung kaya pa namin bumalik. Pero nakakabalik kami dahil pagtapos namin yung jagingin, nakuha naman kami yan, dire-diretso kami yan, dire-diretso. Tapos namin jagingin yan, pabalik na kami. Ang ginagawa namin, sumasakay kami sa mga truck. Sumasakay kami sa mga truck para mabalik dun. Pagbalik namin dun sa bahay, maghahanap pa kami, layo. Minsan, jam attack. Yan pa ang ginagawa namin. So, iniisip namin, parang delikado, sobrang delikado. Kasi, hindi natin masabi, or huwag naman po sana, kasi talagang delikado yung ganun. Mga ano lang kami, tao lang na nakabumigay ng lahat ng pinagsirapan namin. Sa katawan, sa tuhod namin. So, pero nagawa pa rin namin, brothers, nagawa namin. So, natatawa na nga lang kami pag nag-uusap-usap. Nagbabanding-banding kami na ganun-ganun kami dati. Paano namin nagagawa yung ganun? So, napaisip ko yun. Na nagawa pa rin namin. Solid pa rin yung banding namin. Ayun pa rin talaga yung mga banding-banding namin. Lalo na doon kami sa Antipolo. Ayan, sila pa di. Lalo na doon, labas lahat ng kulit namin. Yung mga kung ano yung mga pinagagawa namin doon sa Antipolo. Solid din talaga, brothers. Ayun nga, tapos hanggang sa karoon ng mga problema na hindi inaasahan. Ito, si Kip. Kailangan niya na talaga mag-pro para matupad yung pangarap niya. Nakasuporta ng mga sa kanya. Talagang go kami para sa kanya. Fight, idol game. Alam po mag-BBA yan. So, ito, suporta talaga namin yan. Kasi yun, sila Bebe, sila Uy, sila Klein, sila Coach Yelo, na karoon na ng bonus life. Nakasuporta rin ako sa kanila. Suporta rin ako sa kanila. Suporta rin sila Coach Paul sa kanila. Yan, sila si Bambam, si Pati. Nagkaroon na rin sa panalay. Pero may minsan na makakasama ko pa naman siya sa mga panalay. Sila na lalaro pa naman ako magkakasama. And pagtapos naman sa Antipolo, punta kami ng Pampanga. Sa Pampanga, malaking bahay, may court. Sayang nga kung gano'n pa rin karami yung mobs dati. Tapos may gano'n ang court. Ako, sobrang sayang nun. Kasi nung dun nga sa Antipolo, lagi may 3v3, dami namin dun. 3v3. Eh kung nandito lang sa Pampanga. So, ano na yun? Sobrang ang laki ng court. Tapos magka talagang papay-pay-pay-pay-pay-pay talaga. So yun nga ba, sa season 3 naman, masaya rin. Talagang hindi mo rin talaga kasi ganito. Hindi namin namin expected na kami mapipili, may stay. Si Nem, si Carlo, si Roque, ako. Kaming apat.
Kasi si Bart, hindi ano pa siya, hindi pa rin to recover pa. Kami apat nun. Hindi namin expected na kami is magpipilit. Yung kung yung kinausap kami na kami yung ano is days, naghalo yung saya at lungkot kasi nga mawawala yung iba. Mawawala yung iba. Pero ganun pa man is pinaunawa sa amin ng coach kung paano, bakit. Tinda, unawa naman nila, tinda naman nila. So kami, ito, tinuloy na namin. Lumaban na kami, laro kami. Tapos, yun nga sabi ko natin sa nung vlog, sa yung nagbora kami ng anak ko. Sabi ko, sana is makabanding namin din itong mga juniors, itong mga bata, is makaklose din namin. Eh yun nga, nakaklose naman namin. Hindi naman sila mahirap ikausapin or talagang ito ngayon yung tinutuloy yung dali namin is dito na, yun nga sabi ko na dito na kami nagkaroon ng talagang banding na solid na. Nagkaroon kami ng mga chemistry na ito yung laro niya, ito yung laro ko. Magkasundo talaga. Nagkaroon talaga kami mabanding. Tapos yun, kulitan. Nakuha na namin yung biruan. Noong una, di kami nausap ng mga yan. Kasi nahihiya sila sa amin. Siyempre, ganun din kami. Nahihiya din kami kung paano ba ito, paano ba namin ito makusapin itong mga ito, paano ba namin ito bibiruin ng mga ito. Paano ba kami makipagbanding. Pero yun, simple lang pala. Kalog din itong mga ito. Sila Reggie, sila Ransel, sila Ken, sila Jorgao, sila RB. Okay sila, okay sila sa ulit yung mga mababait yung mga yan. Kahit yung sabi ko, sinasabi ko rin sa kanila, yung nagkwento ko rin sa kanila na alayin nyo rin yung mga kuyas nyo nila, kuya bebe nyo sila bakbo nyo. Wag ano ko sabi nyo, PM nyo, mababait yung mga yan. Sabi ko, pwede nyo silang piligamingin ng ano doon, napayo kung anong pwede nyo gamit sa ano paglalaro. Kasi naging sila natulong sa amin. Solid yung mga yan, sobrang solid yung mga banding namin, brothers. Pero ito brothers, eto nga, naglalaro na ako sa pro. Naglalaro na ulit ako sa pro. Tapos, walang umalis, brothers. Hindi ako umalis sa mobs or si Nevin din siya umalis. Si ano. Basta, ano lang kami, brothers. Pag may schedule yung mobs, lalaro kami. Kapag hindi tumama sa mga laro namin sa pro. Pag tapos, walang training, walang laro, pwede kami maglaro sa mobs. Kung may schedule yung mobs, pwede kami maglaro sa kanila. Lalaro kami. Hindi na naman sabi ni Mabs, lalaro kami. Kasi hindi naman kami umalis sa mobs, brothers. Mobs pa rin naman kami. Walang, di ba nga sabi niyo nga, once a mobs, always a mobs. Di ba mga ganun pa. Totoo yun. Kahit sila bebe, pwede pa yan. Sila bambam, talaro pagkaano talaga. Pwede pa silang makapaglaro sa mobs. Wala naman talagang umalis sa mobs, brothers. So, yung mga issue nyo, huwag nyo na patuloy nyo, brothers, kasi medyo stress lang yung mga tao, yung mga tao. Good style lahat, okay style lahat, brothers. So, yun na nga, brothers, so, sana itong ano namin is magtuloy-tuloy pa itong banding namin. Mga season 2, season 3, gusto ko nga yung season 2 tapos yung season 3 is magkita sila, parang banding ba? Na ito pala yung mobs dati. Kasi yung season 1, medyo nakabanding namin yung mga season 1. Yung sila medyo sa season 1 yung mga yan. So yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ko sa akin, sa lahat ng player sa mobs, sa lahat. Sa mga naglalaro, kila Bambang, kila Bebe, kila Uy, kila Carlo, kila Nem, kila Bards nga, masaya kami na yung family na. Si Roque is to recover pa si Roque, mga brothers. Nagre-recover pa si Roque. So, antayin natin yung pag-recover niya, antayin natin yung pagbalik niya, is makakabalik niya si Roque. Tapos sila, yan, sila KG, yan. Mag-ANC bata pa, mag-ANC na to. Mag-ANC na yan. So, sana is matuloy yung pangarap nila ni Ransel sa kani KG, yung mag-ANC nila. Yan, sila Sakuragi pala, yan, sila Sakuragi din. Silander, bago pa lang. So, Silander, bago pa lang. Kasi ano rin, kalog din. Mahiyain talaga nung una, mahiyain. Nahihiya. Pero ano rin siya, okay din siya. Kalog din. Yan. Salamat sa lahat ng support niyo, brothers. Huwag sana kayo magsawa. Kahit ba wala na kami, hindi nyo na kami masyado makikita sa mobs. Na vlog,
huwag kayong magsawang supportahan kami kasi andun pa rin naman kami, nasa Mavs na rin. Dala pa rin namin yung pangalan ng Mavs. Kaya sabi ko kay Coach Sam, kung kami magpunta is dala namin yung pangalan ng Mavs. Ingat, makita nyo kung nag-trending yung kayo dyan, yung doctor nyo dyan talaga, face-to-face. Sana na, ano, sa Mavs ko na. Mavs, o dyan, ng Mavs ko yung Middle Basketball dumagta. Kasi nga, dala pa rin yun. Kasi galing siya dyan sa Mavs. Kaya, ayun, kasama ko ang siya dyan sa PSP, sa Cagayente Oro, sa laro namin sa PSL. Magka-teammate kami dun. Nagkasalita na nga siya vlog. Hey, brothers, maraming salamat sa suporta, sa pagmamahal niyo, maraming salamat. Mahal na mahal ko rin po kayo at sana naunawa at naka-naunawaan niyo po ang aming side. And then, huwag po kayong magsama ang suportahan po kami, brothers. No? Maraming salamat. And this vlog is for the, ano lamang, coffee. To klaro lang, wala pong masama ng loob. Basta goods kami nila ko, sa mga lumawin, ako yun eh, goods po yan, goods po yan. Magkikita yun. Si Kuya Pinga, pumunta po nga naman eh, nasabi ko na din sa plan. Pumunta siya, gusto niya ni Kuya Mark Pinga, pumunta sa Pampanga kasi nga, para maturuan niya yung kami, ako, si Lander, sila Shin, mga natutunan na gusto niya i-share sa akin. At sabi niya sa akin na makapwede tayo po siya sa Pampanga para makapaglaro. Ay ko, matutuwa po yung coach. Yung team ako yung sobrang matutuwa po. At yung mga ito, hindi ako matutuwa po yung news na doon. Okay, sige. Tayo, pwede ka free. Siya, po lang. Maraming salamat po kaya Mark Bailey sa mga share niyo po sa akin at sa mga tinuturo niyo po sa akin at sa pati-develop po. Hey, up others! Maraming salamat sa support. At nagmamahal, maraming salamat. That's a wrap. Let's enjoy the life.